So let me start, no? And then pag may time pa, I'll be calling one of you para i-present yung iba. No? Kasi nandiyan naman, binigay ko na yung mga answer na sinolve ko na manually. So dryer psychrometry and ME515 HVAC tayo ngayon. So ito ay board exam kasi yung ating klase, gusto ko yung i-prepare sa board exam. No? So kung ano yung mga tanong sa board exam, yun ang kunin natin. No? Kasi kung sa libro, baka hindi align, baka... Ay, mas maganda na yung mga sample board exam. Alam nyo ba, class, yung mga board exam na uulit-ulit lang naman yan, nare-recycle, no? So we have to tackle this this Dryer 2 board exam of April 1982. So if I may read the problem, 800 pounds of dry air per hour is saturated at 115 degrees Fahrenheit. So I have to rewrite. I'll rewrite here yung given in this blank space here. No? Let me use another pen that is obvious. So ano makukuha natin given dito? 800 pounds of dry air. Ano yun? Per hour. Ano yun? Anong tawag yun? Flow rate and dry air. Oh, okay. So dry air. So mass yun, di ba? Mass flow. Tama? 800 of yan, di ba? 800 yan, dry air pounds, no? So ano siya, English, no? Pounds per ano time, di ba? Kasi flow rate eh, per time yan, per hour. Is saturated at 115 degrees Fahrenheit. So meron siyang dito, meron siyang 100 degrees Fahrenheit. So saturated. So alam naman natin pag saturated, no? Mas madaling kunin 'yan yung saturated. Then heated to 224 degrees Fahrenheit. So yung tingnan niyo yung difference ng pressure, 115 naging 224. So anong nangyari? Tumaas ba, bumaba o ano ba 'to? Tumaas siya, tumaas. Tumaas kasi heated eh, 'di ba? So hinit siya sa 224, no? Kasi nga psychrometry pa lang 'to, 'di ba? Class, eto. Hindi pa 'to yung feed tsaka product, 'di ba? Feed tsaka product is actual na 'yon, no? Nag-umpisa lang tayo sa psychrometry. Sandali. Tama ba 'tong ano? Parang may mali dito. Psychrometry. Yan. Okay. So kumbaga, this is a problem that involves the usage of psychrometric table in terms of dryer. No? Hindi pa ito yung feed, product, or kung anumang tower na binigay ko sa inyo yung mga sample problems. So dito muna, concentrate muna tayo sa paggamit ng psychrometric table na ang application ay dryer. Ngayon, ano yung pinapahanap? Determine each of the following. So meron tayong given, no? Meron at may required. So maraming required, no? Ano yung mga required? Hindi ko na isulat kasi wala na tayong space. Dito na lang, no? Total pounds of water in air before heating. Ano ibig sabihin nun? Total pounds of water. So yung mass flow rate ng water, no? Per hour, eh. Total pounds. Ibig sabihin pounds per hour to ng water, no? Yung water content sa hangin. Before na, bago siya i-heat. Ito naman, final pounds of water in air when discharged. No? Pag discharge naman, ito rin, pounds per hour din yan. Di ba? Pounds per hour. So titingnan natin yung mga unit. Water evaporated from material in the dryer per hour. So water evaporated from material, yung naalis na tubig, naalis na moisture galing dun sa material. Relative humidity, no? Ano ba yung relative humidity? Di ba nandiyan yung, no? yung line na ganyan, no? Relative humidity. Air leaving the dryer. Dew point of air leaving the dryer. So pag meron kang 100% relative humidity, then makakuha ka ng dew point, no? Yung yung dew point, yung start na mag-condense or mag-dew. No, dew point of air leaving the dryer, then percentage of saturation of air
leaving the dryer, number of cubic feet of air per minute before drying. So, yung dati ko nang sinolve, no, tingnan natin itong aking illustration. So, here class, it would help us a lot na matutulungan tayo kung kaya natin illustrate yung nangyayari sa problem. So, siyempre, drying to, drying process and dryer, di ba? Nasaan na ba ako? Ito. So, dryer to, yung dryer, no, may component kasi yan, di ba? Dryer, may component yan. Heater, no? Yung coil, di ba? So, may coil to. Ito yon. So, yung first, we have to identify are the salient points or critical points involved, no? Ano ang ating temperature? 115. Siyempre, itong 115, di ba, ito yung saturated, 115. If we will go back sa problem, 115 degrees Fahrenheit heated to 224. So, ibig sabihin, tumaas. No, ilang points ng temperature nandyan? Class. Ilan? No, sorry. Ano natin, ha? 115 daw, tapos 224. Tapos pag lumabas na dun sa dryer, 142, no? Adiabatic dryer. So kung titingnan natin, tingnan mo. Yung point 1 is 115. No? And then, ilan yung mass flow natin doon? 800, no, ito, 800. So, pag nilagay mo sa figure, ito yun, no? 800 pounds per hour, saturated sa 115. Dumaan siya, it passed through the heater. Anong mangyari? Definitely, the temperature will go up, right? Mas. 224, ito maas, di ba? Kasi heater yan, eh. May coil, di ba yung coil? Or steam, whatever. So, tataas siya. Pero pag sa dryer na, pag dryer, syempre, ano yan, di ba? Pag dryer, kumisan, lalagyan mo ng mga products, no? Or mamimix na siya kung ano mang idadry niya. May load na siya, eh. So, bababa uli, no? From 224, pag lumabas siya, anong nangyari? Ay, ano ba to? Mas mataas pa ba to? Sorry. Ano ba nangyari? Bumaba, sir. Bumaba, kasi 200, no? 224 kasi, tas naging 142. Kasi dito, baka may air, no? Dinry yung air. Or normally, dinadry naman yung mga products, eh. Baka grain, no? Grain or mga bigas, mga powder, mga gamot, di ba? So, pag na-load na, pupunta yung init dun sa palay or sa gamot or sa pagkain, no? So, bababa siya. Ngayon, if you are able to plot this in the psychrometric chart, no, your problem is like more than 50% solved, no? Pag tiningnan nyo, if you're going to analyze the progression of the temperature, ano ba sa psychrometric chart, etong ganito, tong horizontal, anong tawag dito? Ano nangyari dyan? Sensible heating. Diba? Umiinit. So, tingnan nyo, 115, tapos 224, sempre nasa gitna, 142. So, ibig sabihin, 115, naging 224 siya, pero dapat, paglabas niya, 142. So, ibig sabihin, kung ang progression mo ay ganito, no? So, nasa gitna yung 142, di ba? 115, 142, 224. Kasi nga, ito ay heating, no? Going to the right, is increasing temperature, no? So, yun ang ating key dyan, no? Increasing temp. Temperature. So ngayon, bakit dito yung point 1? Kasi dito yung ano eh saturated, eh, no? So ito yung saturated line, 'di ba? Ito yung saturated line, no? 100%. Oh, ito yung saturated line, no? Yan. Ngayon, ininit siya ng heater naging 224.2. Pero kailangan paglabas niya sa dryer ay ano to? So yung direction natin, tingnan niyo. So ito yung arrow tapos ito right, 142 degrees Fahrenheit, no? So if you are able to plot this in the psychrometric chart and then you are able to find yung mga parameters, if you are given two parameters, you can find the others. Can you tell me class kung
ano yung makukuhanan natin ng temperature ng mga values diyan? Can we get substantial values pag given yung dalawang point? Yes sir, sa saturation. Oh, eto di ba? 115 degrees Fahrenheit is 1. Tapos sabi dito saturation point. Pag sinabing saturation point, ilan yung relative humidity class? 100% RH. No, so meron ka. Meron kang 100% RH tsaka 115. So makakuha ka ng mga data dito, di ba? Makakuha ka ng data diyan. Ngayon dito, makakuha ba tayo ng data dito? 224? Hindi pa. Makakuha na sa 224. Kasi eto, marami ka nang makakuha dito, di ba? Kasi pag pin-reject mo to, yan, di ba? Tatama yan sa specific humidity, no? Or humidity ratio. Dito naman may 100% relative humidity. Dito naman may sensible heat na dry bulb. No, eto dry bulb to ha. Dry bulb yan. So, if you know this, you are way ahead of the solution, no? Of solution or solving method, no? So ngayon we have to get first the some values like from high temperature, no? Thank you for Glenn. Si Glenn nakita niya, no? So isa na inulang gamitin natin na binigay ni Glenn yung high temperature psychrometric chart kasi iba-iba nga yung psychrometric chart. And in that case, ito ay nasa English, no? English units. Kasi pounds eh. So pag tiningnan niyo yung high temperature, no? I think ni review na ni Glenn na tama daw yung mga values natin. Ano bang ano to? W is ano to? Humidity ratio, no? Specific specific humidity ba to? Or humidity ratio, no? Parehas lang yun, di ba? So 0.0695 pounds per pounds. Bakit tong pounds per pounds to? Pounds of water, moisture or water in air tsaka corresponding ano? Dry air, no? So, ganito dito, no? So, yung, sabi dito, yung W1 is W2. Bakit pareho? Diretso lang po, sir. Diretso, di ba? Ito, constant eh. Eh, no? Kira niyo to. Di ba? So, dapat engineer kayo, marunong kayo tumingin ng graph, no? Yun ang message ko. Ibig sabihin, pag 115, ano yung specific humidity? Andito. Pag 100, sabihin mo 130, nabago ba yung specific humidity? Nabago ba? Hindi. Hindi. 142. Pareho rin. 224. So, basta, nag-i-increase siya ng ano, dry bulb, pero constant itong specific humidity. No? Constant SH natin, no? Specific humidity. Kaya doon, sa ating solution, ay ganito, no? Yung specific humidity 1, is also the same as specific humidity 2. Tingnan mo, no? Yung 0.1 tsaka 0.2 are the same values in terms of specific humidity or humidity ratio. Ayan, no? This one and this one, pareho lang sila na specific humidity, no? Ngayon, balik tayo rito. What about the 3? 0.0885. No? 0.0885. Dito, no? So yung makukuha mo tong yung specific humidity 3, ito 'yon. Paano mo siya nakuha? Kasi meron kang ano? Ito 'di ba? 142. 142 na dry bulb dB, dry bulb temperature. So pag ito nakuha mo, no, i-plot mong ganyan, no? Tapos from here ka 'di ba? Mula ka dito, tapos punta ka doon sa 142, no? Pwede kang mag-project ng line na, no? Makakuha ka uli ng specific humidity. And then yung iba pa, yung ano to, specific volume to, di ba? Specific to mass, no? Ang volume ay cubic foot, then per pound, specific to 1 pound. Kung sa metric naman, meter cube per kilogram, specific to 1 kilogram. So etong lahat na to makukuha mo naman doon sa psychrometric chart. So we go now to the solution. Total pounds of water in air before heating. Now before heating. Saan yun? Saan yung before heating rito? Saan point? Point 1. Point 1. Kasi ito yung heater.
'di ba, heater before o bago mag-heater. So dapat lahat ng parameters mo sa point 1, alam mo, ano 'yon? 115 degrees Fahrenheit saturation tsaka 800 pounds per hour na mass, 'di ba? So 'yun 'yon. No? So ayun, 'di ba? So dahil may nakuha ka na 0.0695, no, ano yung 0.0695? Yun yung ating specific humidity. Specific humidity. Na amount of water per dry air, per dry air in that specific point, mumultiply mo lang siya ng mass flow, di ba? So, meron tayong 800 pounds per hour ng air na pumapasok sa heater, and then ito naman yung amount ng water or moisture per pounds of dry air. So, makakancel. Ano makakancel dito? Itong pounds. No? So, 0.0695 times 800 pounds per hour. So, magkakaroon tayo ng ganito. So, ito yung pounds of water. Diba? Ito yon. Pounds of water to eh. Pounds of water. Ito, dry air. No? So, ito ay mass of air. Napansin nyo ba itong 800? Class? Anong sabi sa 800? Ano dry air, no? So ito, yes, babanggitin ko sa inyo kung gaano kahalaga, yes, kung gaano kahalaga tong dry air. Sa pag-solve ng psychrometry, pag nag-solve tayo ng psychrometry, pag dry air ang pinag-uusapan, sulat ko rito ha. Pag sinabing dry air, doon naka-base yung mass, no, ng air, yung mass of air dito. Ulitin ko, no? Yung mass of air dito ay naka-base sa dry air. No, kaya dito pag if you are going here, no, so look at this, no? So i-rewrite ko para malinaw. Yung 0.0695 ay ano to? Pounds of ano? Mali. Water reservoir. Water. Moisture or water. Over dry air. Oh, over pounds of Dry air. So pag multiply mo siya ng mass of air, di ba sabi ko sa inyo, yung mass of air na pinag-uusapan dito ay naka-base sa dry air. No? So tingnan niyo yung problem. No? Tingnan niyo yung problem. Ayan o. 800 pounds of dry air. Ayan o, dry air. Di ba? Dry air. Pounds per hour. Dry air. So maka-cancel talaga yung dry air. No? So yun ang ating pinag-uusapan. So here 800 pounds, no? Ito tong mass of air, ito rin yun, no? 800 pounds of DA na lang, ha? Dry air. So dry air, no? Pounds. So anong matitira? Water. Kasi yun ang tinatanong, di ba? Ayan, no? Water eh. Tubig sa hangin. Ilan yung amount ng tubig na nasa hangin, no? So yan ang ating sagot. Okay ba 'yan? Malinaw ba 'yan? So when we go to the B, find a final pounds of water in air when discharged. O nasa naman 'to? 0.0885. Saan natin nakuha 'yan? W3. Saan yung 0.3? Ito, 'di ba? Dito sa 0.3 natin. 1 2 3, 'di ba ito? Kasi final na 'yan, 'di ba? Kasi dumaan na sa dryer eh, whether, ano ba yun, baka may ibang fluid doon, or may ibang grains, may palay, or whatever. So, yun yung final, no? So, itong ating information about specific humidity or humidity ratio doon sa 0.3, pagkatapos ng dryer, bakit natin nalaman? Kasi when discharged, di ba? May mga keyword tayo na dapat malaman. So, keyword natin is when discharged. So, ibig sabihin, sa 0.3 to. No? Ano yung 0.3? Before ba or after ng dryer? After ng dryer. No? So, same thing. Eto, no? Nakuha mo yung specific humidity or humidity ratio, pounds of water, di ba, tubig yan, tapos dry air, tapos eto, dry air, di ba? Kasi nakabase yan sa mass of air eh, na pumasok, di ba? Dry, diba nakalagay doon, dry air, 800 pounds of dry air, eh no? 800 pounds of dry air, no? So doon makikita mo na ito maka-cancel, no? So in dry air, so matitira ay pounds of water. So ito, 'di ba?
pounds of water, ito yon, mass flow of water after ng dryer. Okay? B. Ngayon, ano ba to? C. Water evaporated from material in the dryer. Kasi di ba sabi ko nga, yung dryer, doon nilalagay yung material, whether palay, di ba, or gatas, or mga gamot, person, no? Or tela, or abaka, or kung ano-ano pang anything na dinadry natin. Tatanggalin natin yung tubig noon, class, di ba? So, water evaporated from material. So, eto lang yon, no? 800 pounds per hour, ano to? Yung mass flow of dry air, di ba? Before heater, tsaka before drying. Ano naman to? W3 tsaka W2. Saan yun? Sa dryer. Sa discharge, di ba? Kasi pag discharge, output na yun eh. Di ba? Etong W4. Di ba? After is output. Lumabas na, W3, di ba? Tapos eto W2, yung inside, no? Kasi eto heater eh, di ba? Sa yung portion na to, heater, bago heater, tapos heater, no? Tapos eto naman, sa dryer side na, yung suction, yung entrance ng dryer, yun ang last ng heater. Then eto, discharge ng heater. So, ang concern natin is this, no? W3 and W2, nakuha naman natin yon sa ano sa psychrometric chart. So all we have to do is to plug in, no? Direct lang naman 'yon. So ito lang i-plug niyan. Hindi ko na capture na, nakat ko yata yung ano, no? Pero kayo na lang mag-compute noon. Ito lang, no? So 800 pounds 'yun yung sa dry air mass, tapos yung W3 is 0.885, ito 0.0695. Paki-compute nga to, class. Na may calculator ba kayo diyan? Hindi ko na kasi na-capture. Nakat ko na ata. Ay, ano ba to? Ba't ang laki nito? 652.4, sir. Ilan? 652.4. 52? Tama to? Eto? 0.4. Pounds of 0.4, yan, sir. Pounds of water vapor per RR. Pounds of water vapor per hour. From the material, no? Anong pagkaintindi nyo sa from the material? Ito ay nasa discharge ng dryer. Di ba? Halimbawa, ito yung dryer, no? Ito yung dryer. Pagpasok, ito paglabas. So, paglabas niya, tuyo na siya, no? Tuyo. Tuyo siya. So, ang na-evaporate na tubig or water vapor ay 652. Okay? So, yun ang pinag-uusapan natin to. Now, yung relative humidity, ay, ito pala. Bakit iba rito? Pakicheck mo. Anong sagot mo? Bakit ito? Pakicheck nga, class. Ito pala ay nasa, ano, nasa continuation. Pakicheck uli nga ito, class. Dapat, sir, ano, 0.08855. 0.08855. Para magkamali po ito, sir. Ah, yan, nagkamali. Ah, sorry. 0.0. Mali lang pala yung nakalagay. Mali yung mali ng lagay. 15.2, sir, tama. Ano na? Tama po yung sagot na yan, 15.2. Pero dapat walang lang ng 0 doon. 0.0, no? 885, sorry. Dun. Kasi nakakalito yung mga 0.0 na yan. Eh. So dito, i-correct rin natin. 0.0, no? 0.885. Yeah. So ito ay mali, no? Kasi hindi natin nalagyan ng 0. Ngayon ang tama ay lagay ka na rin dito, no? 15.2 pounds of water vapor, no? So ibig sabihin tubig to, no, sa air per hour. No? Per hour kasi water vapor flow yan eh, no? Okay? So ngayon, yung F, percentage of air leaving dryer, ano yun? Meron tayong tinatawag na W3 prime. Paano nakuha yung W, specific humidity prime, class? Paano nakuha yung specific humidity prime? Pinunodject siya pataas. Pinunodject siya pataas yung
temperature na, di ba ito, no, 142, di ba, ito, meron tayong point na to, no? Di ba? Kasi, galing tayo sa 224, eh. Di ba? Sa 224, yun yung sa, ano, no, sa outside ng heater. Di ba, mainit yun. Tapos, nung nalagyan mo na ng material yung dryer, syempre, some parts or some of the heat energy will transfer to the material. So, bababa. From 224, di ba, bumaba siya down to 142. So, ibig sabihin, di ba, ito, pumunta, ito, pababalik, na, kumbaga, ang component niya, kumbaga, ito yung hypotenuse, bumalik siyang ganun, na. So, ito yon, no? So, kaya nagkaroon tayo ng specific humidity na 3. Ngayon, pag pinroject mo to dito, di ba, para tamaan yung, anong tinamaan niya dito? Ilang percent? Saturation. Saturation line, no? Relative humidity, ito yung line na to, yung pinakadulo ay saturation line, which is 100% relative humidity. No? So, pag tinamaan yan, pwede mo na ngayon class na i-project going to rightward, no? Para makakuha ka ng specific humidity prime. No? Prime, ibig sabihin, ng approximation, no? So, ito yon. Nasa na ba tayo? Relative humidity, leaving, ito pa na. Relative humidity of air leaving the dryer is 59%. Nasaan yung 59? Balik ulit tayo dito. Nasaan yung 59 dito? Leaving the dryer. Sa point 3. So, pag nakita mo yung point 3, all you have to do is to mag-project ka ng curve. Yan, no? So, yung curve na yan, itong curve na to, pare-pareho lang naman yung relative humidity niya, no? So, sabi doon sa ating answer ay 50. Ilan daw? Ilan class? 59. Paano mo nakuha? Kasi meron kang 142, no? Tapos, yung curve lang, no? Kasi may mga curve naman, eh. No? Parallel lang naman yan, eh. So, ito is 100%, pababa, no? Pababa. So, all these lines are lines of relative humidity, no? So, wala na tayong problema dyan. Ngayon, nasa na tayo, yung sa percentage. So, yung percentage, all you have to do here is yung specific humidity dun sa 3, no? So, ibig sabihin sa pag-discharge ng dryer, tsaka yung projected, na ito yung prime, pinroject natin papataas, tapos tumama siya dun sa saturation line, no? Eh, kasi ito yung 3, di ba? Ito yung W3, nakuha mo yung specific humidity o yung tinatawag na W3 or yung humidity ratio, di ba? Ang isa pang pangalan ng specific humidity ay humidity ratio. Ngayon, pag pinroject mo upward, tatamaan mo yung ano, ito, no? Yung 100% relative humidity o yung tinatawag na saturation line, no? Hindi na kaya ng hangin na i-hold yung mga moisture. So, anong mangyari? Mag-ano siya, mag-dew point, no? Mag-ahamog na or mag-condense na siya. Kasi relative, ito yung 100% na, eh. Hindi niya, no? Saturated na nga. Ibig sabihin, puno na. Hindi niya na kayang ma-hold. So, all you have to do, tama na ba itong, ano natin, figure class? 0.0885, tama ba to? Hello? Tama na ba to? Tama na yan, sir. Kasi kanina ang nailagay ko yata is 0.885. So, ito, i-divide mo lang yung 0.0885, which is lesser value, di ba? Kasi percentage nga, eh. Kasi pag pinagbalitad mo yan, magiging more than 100%. So, this is a lesser value of specific humidity, and this is the saturation line, no? 0.08/0.126, so magkakaroon ka ng 70.24% na F pala to, no? D, A, B, C, D. Iba to? E? Dapat ito, no? E? So, E. Dew point. Diba? Leaving the dryer. Maliwanag ba, class? Bakit dew point? Diba yung dew point? Yung dew point kasi nandun yung saturation, di ba? Kaya nga dew, di ba pa morning dew? Ano ba yung dew sa Tagalog?
yung hamog, no? No? So pag 100% na saturation na, kaya nga 'di ba yung mga damo pag umaga na may dew, no? Point kasi nag-saturation, na-reach na yung saturation temperature tsaka pressure. Ito 'yon, no? Nandito 'yon. Mist po, sir, mist. Mist, oh 'yon. So mist or dew or hamog, no? So nandito 'yon, nangyayari 'yon sa 100% relative humidity o tinatawag din na saturation line. No, saturation line natin o saturation curve ng relative humidity. Kaya ang another term doon ay dew point. Ayan. No? So dew point. Okay? So ngayon, may dalawa pa yata tayo, no? Percentage of saturation of air leaving the dryer tsaka yung number of cubic feet of air per minutes before drying. So kayo na lang. Kayo na lang. Nandun naman sa solution natin yan. Ngayon class, nalagay ba sa PowerPoint itong mga to? Nalagay.